And hello guys, ngayong araw na to magluluto ako ng paborito kong adobo. So, si-share ko sa inyo kung paano ko lulutuin ang aking adobo. So, lagi ko po sinasabi sa inyo, kapag may karne ako, nilalagyan ko siya ng baking soda. So, ibababad ko siya siguro ng mga 10 to 15 minutes. Ayan. Nilagyan ko po siya ng baking soda. So, habang binababad natin yan, i-ready ko yung aking mga sangkap. Kasi ito talagang paborito kong ulam, adobo. Ayan. So, ibababad ko po muna ang karne. I-ready ko muna yung aking sangkap. So, ayan guys. Bamanlawan ko na yung aking karne. Make sure nyo lang po na magpugasan ng mabuti itong karne. I-drain nyo po muna ang tubig nito. Ayan. So, sunod po, magbababad tayo na ating, ang aking karne. Ayan. So, ayan guys. Heto na po ang aking gagamitin sa aking adobo. So, eto po siya. Bali, eto po, meron po ako ditong lemon, kalahating lemon, kamatis, sibuyas, bawang, at luya. O, diba, kompleto, bahay kubo. Ito po, guys, luya, ay huwag nyo pong isasama sa pagluluto. So, bali, imamarinid ko lang po kasama tong luya. Kaya, hiniwa ko siya ng malalaki. Gusto ko lang pong matanggal yung amoy ng karne. So, meron ako ditong liempo. Ayan. Ang ginamit ko pong soy sauce ay dark soy sauce, light, at konting patis. So, para may lasa po yung aking karne, yan po ang aking ginamit. Siyempre, dahil sa wala naman po ako nilalagay na iba, kundi walang bitsin, so lalagyan ko po siya ng asukal. So, imamarinate ko na po ang aking karne para sa aking adobo. Ayan. Guys, maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo at pagtitiwala. So, araw-araw po magsha-shoutout ako ng 5 katao para sa pasasalamat ko po sa inyo, guys. Pasasalamat ko po sa inyo yan pag-shoutout ko po. Ayan. So, bali, syempre, uunahin natin yung ating karne. Ilagay natin sa bowl. Ayan. Nilagyan ko rin siya, guys, ng ano, ng, ayan, pork ribs. May ano po siya, oh. May mga buto-buto. Guys, ibababad ko siya sa isang tablespoon ng patis para magkalasa po yung aking karne. Ibababad niyo po yan. Mas okay po, guys, kung ibababad niyo yung karne ng isang oras. Ay, sorry, ng magdamag. Ayan. So, lalagyan ko ng light soy sauce. Light lang po yan. Okay. Amoy. Ang basa dun. Amoy. Bekenemen. Wala na akong toyo. Ayan. Ito po yung dark soy sauce. Amoy. Amoy. Baka naman. So, lalagyan ko rin po siya ng 1 tablespoon. Ayan. Dark soy sauce po siya, ha. Mas gusto ko po yung adobo yung dark. Ayan. At di mawawala po yung aking asukal, syempre. Ayan, nalagyan ko siya ng 2 tablespoon. Guys, i-overnight nyo to. Mas masarap yung adobo. So, kapag naibabad ko to, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to lulutuin. So, sa ngayon, magbababad po muna tayo ng ating karne. Ayan. Isa po to sa pinakapaborito kong ulam. Adobo. Tapos, may ano po siya, may piniritong patatas. Nako.
ihanda nyo isang kalderong kanin, ay abaw. Ayan. So, ilalagay na po natin yung aking mga gulay. So, lalagay ko na po yung aking lemon, ha? Lemon po ang nilalagay ko dito. Okay? Ayan, ang aking paminta. Hindi mawawala. Halo-halo. Isang buong kamatis lang guys ang nilagay ko, ha? Yung pinakamalaking kamatis. Ayan guys. Kamatis. Yung aking bawang. Ayan. Pwede nyo rin pong i-mince yung inyong bawang. Okay. At yung aking luya. Ayan. Malalaki siya dahil tatanggalin ko siya pagkatapos kong maibabad. Siyempre, di mawawala ang sibuyas. Ayan, sibuyas. Guys, dito sa aking recipe, wala pa akong nilalagay na mga additives. So, wala akong... Kaya napaka-healthy po. Wala akong nilalagay na betsin, mga nor cubes, mga ganun. Wala po. Yan lang ang aking sangkap. Napaka-healthy po talaga. Kung panunuurin niyo to bawat upload ko, so magiging healthy po ang inyong pamilya. Totoo po yan. Kaya healthy ang mga inchik. Dahil wala po silang nilalagay na kung ano-ano sa kanilang niluluto. Less oil. Less oil po talaga sila. Ayan, tinan nyo naman po. Mga wala po kaming ginagamit na bitsino kung ano man. Wala po. Totoo po yan. Ito lang, talo-talo na dito. So, ayan guys, mas okay po kung ibababad ninyo yan ng overnight. Ayan. Paborito ko talaga to adobo. Tsaka yung mga humba po sa atin. Yung humba ay napapa. Nako. Diyos ko. Tantanan nyo ko. Ayan. Halo-halo guys. Ayan, okay na po siya. So, ilalagay ko siya sa refrigerator ng overnight para mas malasa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito lulutuin. Ayan na. Babad po muna natin. Ilalagay ko muna sa ref. Dagdagan natin ng lemon. Ayan. Para mas masarap. Halo ulit pala. Halo-halo. So, ayan. Yan po ang aking ingredients sa aking adobo. Guys, i-overnight nyo. Yung luya, ilubog natin para matanggal yung ating amoy ng karne. Ayan. So, tatakloban natin. Tapos, ilalagay natin sa ref. Pagkatapos, lulutuin ko na po. At ipapakita ko sa inyo kung anong sekreto ng aking adobo. Ayan. Thank you, guys. I love you all. Guys, sa pagluluto ko ng adobo, naglalagay ako ng patatas. So, itong patatas na to, hinihiwa ko ng ganito. Pagkatapos, pipirituhin ko siya. Ilalagay ko ang patatas kapag tapos na ang aking adobo. So guys, lulutuin ko na ang aking adobo. Ipapakita ko kung paano ko siya lulutuin. Ayan. Ayan guys, pinatuyo ko muna siya. Tinanggal ko muna yung tubig. Para wala siyang tubig kapag pinirito ko. Ayan. Ayan na. Ayan guys, habang piniprito ko yung aking patatas, igigisa ko naman yung aking karne. Piprito ko po pala yung aking karne ng sandali lang po. Hanggang sa mag-brown lang siya. Tapos ilalagay na natin yung sangkap. Ay, yung ano, yung sabaw. Guys, mag-start na ako magluto ng aking adobo. So, bali sa kabilang side po, piniprito ko yung aking patatas. So, ayan po siya. So, piniprito ko yung patatas ko. So, i-start ko yung aking adobo. Ayan. Sa aking adobo po, piniprito ko po muna yung karne. Hindi naman po yung pritong-prito, half cook lang. Ayan, ihiwalay ko yung sauce.
So, lulutuin ko to sa sauce niya mamaya. Tatanggalin ko po sa kanyang ano, sa pagkakababad. Dito po yung binabad ko kahapon. Overnight ko pong inano to. Ah, binabad. So, titignan ko po yung aking patatas kung okay na. Yung luya po na binabad ko, tatanggalin ko po yan. Hindi ko po yan isasama sa pagluluto kasi sinama ko lang yan sa aking pagbabad. Katakluban ko po muna at nag-anuhan ang mantika. Nag-atansikan. Ayan guys, yung aking patatas. Pasensya na po kayo at medyo maingay. Ayan. May gumagawa po kasi doon sa aming kapitbahay. Dapat po, ganito yung inyong patatas. Huwag nyo pong pakasunugin. Ayan, dapat ganito guys. Ayan, tingnan nyo. Guys, tingnan nyo po yung pagkakaluto ng patatas. Dapat ganito po ha. So, titignan ko yung aking adobo. Kaya po yung aking patatas. So, iseset aside po muna natin. Kasi mamaya po natin ito ilalagay kapag luto na yung alobo. Ayan. Yung iba, luto na. So, mayroon ako dito para matanggal yung mantika. So, habang nagluluto po ako ng patatas, titikman ko muna yung lasa ng aking adobo. Siyempre, kailangan yung tikman ko anong lasa. So, ayan guys. Okay na yung aking patatas. So, hintayin ko na lang na maluto yung aking adobo.
Okay na. Guys, thank you po pala sa inyong suporta at pagtitiwala sa akin. Pasensya na po kayo at maingay ha. May gumagawa po kasi dito sa kapitbahay namin. So, ayan guys. Okay na yung aking patatas. So, titignan ko muna ulit yung aking adobo guys. Okay na. Guys, yung aking adobo. So, bali nilagyan ko po siya ng isang star anise at saka ng bay leaves. Nilalagay ko po ito kapag malapit ng maluto. Ito na yung aking adobo. Ayan na guys, okay na yung aking adobo. Ayan, mantika-mantika na siya. Ayan pong gusto ko sa adobo, ayaw ko po naman yung sabaw. Ayan. So, ayan na guys, ang aking adobo. So, ayan guys, ready na ang aking adobo. So, ayan. So, itry nyo pong gawin sa inyong bahay, guys. Napakasarap po. Simple lang siya, pero pak na pak. Ayan. O, diba? Oho, ready na ang aking pananghalian. Ayan. So, ayan guys, kakain ako. Ayan, kain po tayo. Kain kayo guys. Ayan. Gutom na talaga ako. Kain po kayo. So, bali tinataran ko po siya ng sili. Ayan.
Nagdaan ko siya ng sili. Naman.